So yung mga kodzo, pandito na naman ako para i-share sa inyo yung aking mudguard. So ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung mudguard na kinabit ko sa motor ko kasi number one problema ko is yung putik na tumatalsik every time na nagra-ride ako din umuulan. So ang i-share ko sa inyo yung napakamurang mudguard na nabili ko at kung paano ko siya na-install dito sa motor ko. So motor ko R5175, so ayun, share ko sa inyo. So ngayon ito yung motor ko na nilagyan ng mudguard kasi nung binili ko to, yun yung number one nagiging problema ko dahil yung kanyang tapaludo is napakaliit tsaka napakasexy. So ngayon naghanap ako ng mudguard na pwedeng ilagay dyan, although maraming mudguard na nakikita tayo sa online pero ngayon ito yung pinaka the best na napili ko at the same time mas sumakto sa forma ng motor ko. So ito yung mudguard. Ito yung mudguard na nabili ko sa online. So sa Shopee ko siya binili. Ang price po nito ay 259 only. So search nyo lang yung Universal Mudguard for Motorcycle. So lalabas na po ito. So medyo malaki nga lang siya. Makita ko sa inyo. Yan. Medyo malaki siya. So saktong sakto siya sa motor ko. Kasi malapad yung gulong. So i-share ko lang sa inyo before or nung hindi ko pa nalalagyan ng mudguard yung motor ko, ito yung number one problema ko. Kasi yung pinaka mudguard ng motor ko ito lang. So sa lapad ng gulong niya, pag nagra-ride ako kahit mabagal, buong ito madumi. Itong part na to, yung taas, yung loob ng storage box, itong part na to, tsaka itong gulong ko. So sobrang dumi talaga. So every time na nagra-ride ako, kailangan maglinis agad after ng ride kasi nga sobrang dumi ng likod ng motor ko. At umaabot pa siya dito sa likod. So kawawa yung aking ride, yung aking back ride kasi kahit siya inaabot then kawawa din yung aking bracket. So para hindi malawang yung bracket ko at hindi madumihan yung motor ko, so yun, nagpakabit ako ng mudguard na to. So yun, share ko na rin sa inyo yung pinaka magandang mudguard na nabili ko or pinaka nagswak sa motor ko na mudguard. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano siya na-install. Kasi may mga nakikita akong ganito rin yung mudguard na binili nila, pero iba kasi yung pagka-install nila. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano na-install yung aking mudguard sa likod. So ayan, tip ko lang sa inyo na mapapansin nyo, marami yung tornilyo nakakabit. Magkabila, ganun siya. Pero itong dalawa, design lang to. Actually, itong tatlo. 1, 2, 3. Actually, design lang yan. So, ang ginagawa kasi ng iba, pinuputol to. Tapos, naglalagay na extension para umabot dito sa tornilyo. So, sabi ko nga ito, universal kasi itong mudguard na to. So, depende sa modification na gagawin nyo para mag-fit or magsakto dito sa motor nyo. So, dito sa motor ko kasi, R5175, ganito yung ginawa ko. So, yung iba kasing nakikita ko, pinuputol nila to. Pinuputol nila. Pero ito yung kasi sa akin, sabi nung mekaniko na nag-install nito, sabi niya, mas maganda kasi kung buo at wala tayong puputulin, wala tayong masyadong i-modify. So ganito yung ginawa nila, nagkaroon lang ng adjustment. Kumbaga, dinagdagan nila ng bracket para matibay kahit hindi naputulin yung aking mudguard. So mapapansin nyo, ito yung pinaka-main na tornilyo na pinagkabitan niya. Ito yung tornilyo sa may shock. Ay, hindi, sa may baba ng shock to eh. Sa may baba ng shock, ito kasi yung sa may shock. So sa baba niya nilagyan. So dito sa part na to, ito lang yung may tornilyo. Then ito nilagyan ng bakal sa loob. Nilagyan ng bracket sa loob para matibay siya. Tapos naglagay dito ng bracket eh, no. Bracket, ayan. So kinunag dito yung bracket tsaka dito. Then meron ulit bakal papunta dito. So matibay na siya. So parang tibay. Ayan. So ganun din dito sa kabila, ganun din lang din ang ginawa. So ayan. So sa part na to, dito nag-ano siya eh. Dito ganun din, design lang to, nilagyan lang ng bakal sa loob. Ayan. Nilagyan ng bakal sa loob. Tapos yung part na to, yung kapares nung sa kabila, doon lang din siya tinornilyo. So nilagyan lang din ng bracket itong part na to ng bakal para matibay. So all in all, dalawa lang yung kanyang tornilyo. Itong part na to,
ito, tsaka ito. So yan, kung ang motor nyo ay RF5175, ito maganda to para sa inyo. Kasi number one problema natin to, yung pagdilamsik ng putik pag nagre-ride tayo, diba? So yan, dalawa lang ang tornilyo. So pwede gawin nyo ganun na lang din kasi pare-pares naman tayo may shock. So sa baba ng shock, may tornilyo lagi. So yun, dito nyo na lang ilagay. Dalawang tornilyo, tapos lagyan nyo ng bracket. Bracket, sa kabila, ganun din. So ayun, bali ilang 2 times ko na siyang natatry. And sobrang na-appreciate ko yung pagkakabit ko nito kasi wala ng putik kagaya ngayon. Kahapon umulan, ginamit ko siya. O, pero kung papansin nyo, wala kahit konting dumi or kahit konting talsik kasi dito siya naiipon sa loob. So ginagawa ko, pag naglilinis ako, pinasisiritan ko siya ng malakas tapos na presyo. Para kahit papano, hindi mamuo at hindi ganung dumami yung dumi kung matagalan mo na ako maglinis. Pero ngayon kasi medyo matatagalan na ako maglinis kasi yun na nga, hindi na madudumihan yung likod ng motor ko. Siguro yung gulong, oo, pero yung loob, hindi na. So yun, share ko lang sa inyo, 259 pesos lang ito sa Shopee or sa Lazada. Search nyo lang po ang Universal Mudguard for Motorcycle. And mabilis lang din naman ito dumating. And so yun, para sa akin, thumbs up tong mudguard na to. And sobrang ganda rin yung naiyan niya sa motor ko. Pagdating naman sa likod, dito siya. Ayan. So hindi rin halata na mudguard siya, parang gulong lang din. So ayan, yan yung itsura niya. So ayan mga ka-what's up, yun lang. Sana nabigyan ko kayo ng tip or idea kung paano mag-install ng mudguard at kung ano yung mas magandang mudguard. So para sa mga naka RF5175 na motor na kagaya ng motor ko, much better ito na yung pakabit nyo. Ayan yung itsura nyo. Ayan. Suwabing-suwabe. Napakaganda. So ayan. Bagay na bagay yung mudguard nyo sa kanya. Para lang siyang dinugtong dun sa aking stock na mudguard. So yun lang mga ka-what's up. Salamat sa mga nanood. Sana nabigyan ko kayo ng tip or idea kung ano yung magandang mudguard para sa motor at kung ano yung magandang mudguard na talagang wala nang tatalisik na putik. Kung meron man, konting-konti na lang. Pero ito kasi sa akin, wala na talaga. Literal na wala na tumatalisik kahit mabilis yung takbo ko. So yun lang mga ka-what's up. Salamat sa inyo at sana may natutunan kayo sa akin at sana nabigyan ko kayo ng idea pagdating sa mudguard sa motor. So maraming salamat. And ride safe sa inyong lahat. God bless you.